and welcome to my channel. My name is Belle. So this is the first video that I will be posting. And itong video nito is about... Challenge! 150 pesos challenge. So ito, panoodin nyo. So tama kayo nang narinig. 150 pesos challenge. So, ano nga ba mabibili mo sa 150 pesos? So, ako, ang ginawa ko is, naganap ako ng something. Actually, gusto ko lang talaga bumili sa Shopee. So, may nakita ako doon na beauty product. So, yung beauty product na nabili ko is galing siya ng Shopee. So, nakuha ko lang siya ng may discount. So, original price niya is around 60 pesos to 135. So, nakuha ko lang siya ng sale. So, ang presyo ng product na ito ay... 20 pesos only! Wow! Tama ka dyan. 20 pesos lang ang bili ko dito. So, itong product na to ay... Tsinin! G21 Super Powder Matte Water Stain. Ayan. Nakikita niyo. So, nabili ko lang to for 20 pesos each. And meron silang 5 shades. So, yan. 5. So, binili ko na siyang 5 para saktong 100 pesos. And then, yung delivery fee niya is 45 pesos. So, 20 times 5. 100 plus 45 equals 145 pesos. Wow! So, meron pa tayong sukling 5 piso. Ang gagawin ko pala ay itatry ko siya isa-isa and magkakaroon tayo ng honest review! So, ito yung mga shade na available. So, meron tayong Christine, Sophia Jam, Ali, and then Yumi. Napansin ko dito sa swatch is magka-same lang ng shade si Sophia and Jam. So, I'm not really sure what's the difference. Pero yun nga, almost the same na. Narin na kapagka na tuyo. And then si Christine at saka si Yumi is mabilis na matanggal sa water. Compare dito sa tatlo na Sophia, Jam, and Ali. So, medyo matagal sila kapag ka nagkaroon ng water or nabasa ng tubig. So, yung first na advantage niya is, una, first nga, diba? So, yung una ay, sobrang mura niya. So, nabili ko lang siya for 20 pesos. I'm not sure, pero chinek ko kasi yung ibang seller and nag-range sa around 60 pesos to 135 yung price niya. So, nakuha ko lang siya ng 20 pesos. So, ililink ko mamaya or ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko siya binili na shop. And then, second is, light lang siya kapag nilagay mo sa lips mo. Kasi merong iba na kapag ka nilagay mo, parang, alam mo yun, ma-feel mo na may nilagay ka talaga. So, yun yung maganda sa kanya. And then, third is, hindi siya nakaka-dry sa lips. So, pag nilagay mo is, ayun nga, feeling mo, natural lips lang, ganyan. Tsura. So, yung pang-fourth ko ay, ano siya? Ang maganda sa kanya is pigmented siya. So, kapag ka nilagay mo isang lagay, okay na. May kulay na agad. Hindi mo na kailangan double and triple and ganyan. And then next is, ito naman is not with the product itself, pero dun sa seller. So, since ang nag-deliver sa akin is JNT, so alam naman natin yung issue ng JNT ngayon, diba? So, si seller is, grabe ang kapal ng bubble wrap na ginamit niya. Okay, kudos para kay seller.
At okay naman yung pagdating niya. So within a week na siguro 5 days na deliver na agad sa akin yung product. So dito naman tayo sa cons niya. So konti lang naman yung mga cons na napansin ko with regards to this product. So yung pinakauna kong napansin is ito. Roll on. Basta ito, roller. So, ang hirap na i-apply kapag ka ito kasi hindi mo nako-control yung area. Ang hirap niya i-control and since mabilis siyang matuyo, nagda-dry yung bilog mismo dun sa roll. So, ang hirap niya ma-navigate. Navigate? Hirap niyang anuhin. Basta ang hirap niya i-apply dahil natutuyo agad yung roll. Ang pangalawa naman is yung ibang lip tint is meron kang mafe-feel na sting pag in-apply mo. So, onting-onting sting lang naman. Pero kasi ako, kapag ayoko kasi ng mga ganun, yung pag nag-a-apply ka ng lip tint or anything sa lips mo na parang may mararamdaman kang mahapde, no-no na talaga yun. Ekis yun. And then, pang-apat is, mabilis siya matanggal. So, yung shade ng Christine at Yumi, trinay ko kasi mag-swatch kanina. So, as you can see dun sa video, nilagyan ko siya ng water. So, pagka-drop lang ng water sa kanya is nag- ano bang tawag? Kadrip ng water, kasama agad yung pigment sa kanya. While yung Zares, Sophia, Jam, and Ali is merong konting-konte, pero the pigment or yung ano liquid is nandun pa din talaga. Hindi siya na-erase. And then next is, napansin ko din na yung Sophia and Jam, nung nag-swatch ako, is almost the same shade lang siya. So, hindi ko alam kung anong difference nung shade. Pero parang, ayun nga, magkalapit sila ng color. So, hindi ko alam if mistake lang ng pagbabalot or anything. Or ako lang nakakapansin. Pero, parang same lang talaga sila eh. Parang walang difference dun sa shade nila. Pero all in all, goods naman tong product na to. Okay naman. Di ko lang sure kung may adverse effect ba ng mangyayari sa akin or kung ano mangyayari. So, i-update ko na lang kayo. Pero, yun nga, sabi ko, okay tong product na to. Gawang Pinoy. And mamaya, ilalagay ko din pala yung mga content or yung mga ingredients niya. Kasi ang hirap basahin, Diyos ko. Phenoxyethanol. Yung mga ganyan. So, hindi naman ako chemist, pharmacologist, or anything. So, yung mga chemicals, I'm not really sure kung para saan. So, ilalagay ko na lang lahat sa description box para at least nag-research tayo, diba? Ganyan. This is the end of my video and thank you so much for watching and see you next time. Bye! And don't forget to like, subscribe, and share this video. Mag-comment na din kayo para sa inyong mga opinion or anything. Thank you. Bye!